Lubog din po sa baha ang ilang lugar sa Calumpit, Bulacan, kaya maraming pamilya ang inilikas. Pero pati evacuation center, binaha rin. Balita hatid ni Darlene Kai. Sanay na si Ireneo at kanyang pamilya sa baha, pero mula raw noong dekada 80, ngayon lang nila naranasang lumikas dahil sa bagyo. Marami na pong dumaang bagyo pero hindi po natinag yung bahay namin. Ngayon po nasira yung bubong namin. Sa lakas po nung huling bagyo. Isang buwan na lubog sa tubig ang kanilang bahay. Ngayon, hanggang bewang pa ang tubig sa kanila. Hirap na po kami dahil lamamaga na rin po yung mga paa namin sa alipong. Yung ibang tao po, inaapektuhan na rin ng mga pag-ubo-ubo sa lamig ng tubig. Dito muna sila sa isang simbahan sa barangay May Sulaw pansamantalang nananatili kasama ang pito pang pamilya. Ang problema, pati evacuation center ay binabaha. May isang puntong araw na abot ito hanggang binti. Akala namin lumikas kami dahil mas mataas ito sa doon. E ngayon, ayan, bumaha din uli. Kaya wala rin kaming maano pagkaano. Tubig din yung naapakan namin. Sira na rin ang bahay ni Rosana dahil sa sunod-sunod na bagyo. Yung bagyong role, hindi pa masyado kami umano kasi parang umano. Pero yung pangalawang Ulysses, ayun, bumahan ng malaki. Sana po makaayos yung bahay namin dahil hindi naman po bato bahay namin, ano lang po kahoy. Hanggang ngayon, aabot pa sa 6 hanggang 7 talampakan ang level ng tubig sa ilang lugar sa Calumpit, gaya sa barangay San Miguel at May Sulaw. Kaya di pa makauwi ang 82 pamilya na nananatili sa evacuation centers. Darlene Kai, GMA News.